ang unting maglagay ng mga sibuyas at bawang. Hindi masarap. Hindi mo pa nga na-try eh. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is another A Day in My Life. Alam niyo, madaming nag-e-enjoy sa A Day in My Life ko. Pero ang hindi niyo alam, grabe talaga yung paggawa ng isang buong content na A Day in My Life. Kasi I have to show everything. Then medyo extra trabaho din sa akin yung pag-setup ng camera. Pero alam nyo, sulit naman kasi maraming nakaka-appreciate and maganda yung views ng A Day in My Life ko. So, thank you so much to netizen sa walang sawang suporta. Syempre, A Day in My Life, nandiyan ang household chores, errands, and ang pagluluto ng Filipino food. Actually, wala pa akong naiisip na ihahanda for dinner. Maya-maya siguro magkakaroon ako ng idea kung ano ang ihahanda ko para kay Alex, Ina, and Ajun. But for now, kailangan ko munang pumasok sa trabaho. Maaga ako nagising. Actually, everyday naman maaga ako nagigising kasi nga pumapasok na ang mga kids. And kailangan ko silang asikasuhin para sa school nila. Maaga din akong naglilinis ng bahay, naglalaba. Yun yung daily routine ko sa umaga. Yun, yung mga hindi ko natatapos ng morning, tinatapos ko after work. So, samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Napansin niyo, ganda ko today, no? Ako din. Siyempre, di ba? Dapat, love yourself. Itaas mo ang confidence level mo. Purihin mo na din yung sarili mo. Eh, wala naman yung asawa ko to praise me. So I just praise myself. And then I prepared kasi I feel like wearing a dress today. So, nag-dress ako. Actually, alam nyo, kung natatandaan nyo, sa mga umattend ng third year anniversary and meet and greet sa Philippines, ito yung dress na suot ko. Tapos, ito na lang din yung second time na sinuot ko tong dress na to. Sayang naman kasi, tapos na yung summer eh. So, parang medyo bagay na siya sa autumn. So, tara na, ang dami ko na namang daldal, no? Let's go work muna. Ah, tapos wala. Ipaparinig ko sa inyo yung mga students ko na 2 years old, pero, naku, napakagaling. Abangan nyo ha. Diyan lang kayo! Thank you so much, netizens! I arrived safely dito sa workplace ko. Meron nag-comment na dapat daw I don't put on stilettos or high-heeled shoes kasi nga baka delikado sa mga kids. Actually, we don't put on our shoes inside the academy. Not allowed ang mga shoes inside sa South Korea. So, meron talaga kaming indoor slippers. And even ang mga students sa Korea, meron silang indoor shoes na lagi nilang baon every day. So, safe ang mga kids. And allowed ang mga teachers na isuot kung ano ang gusto nilang isuot na sapatos. Yun lang, gusto ko lang sagutin para magkaroon din kayo ng idea. Fifth class ko na to actually. Hindi ko lang pinakita yung mga una kong klase. Ito talaga yung klase na gusto kong iparinig sa inyo kasi very cute yung mga students ko. And 2 years old pa lang pero ang smart na talaga nila. Abangan nyo, nandito na sila. Alright, clap your hands. 1, 2, 3. 1, 2, 1. So let's start. What is this? Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good night. Good night. Thank you. Thank you. I love you. I am sorry.
Let's move to colors. Orange. Orange pumpkin. Red strawberries. Red strawberries. White snowman. White snowman. Do you want to build a snowman? Yeah. Yeah? You want to build a snowman? Next. Black ants. Black ants. I'm cute now. Yellow corn. Yellow corn. Yellow corn. Yellow corn. Yellow corn. Yellow corn. Let's say makulit. Makulit. I'm already out from work. Napagod ako. Kasi today, yung mga kids, super energetic. So, extra energy yung in-exert ko para sa klase. Anyway, kailangan kong mag-grocery ngayon kasi wala na kaming stock sa bahay. Samahan niyo na ako since a day in my life to. Wala pa rin ako naiisip na lutuin. Maya-maya siguro pag nag-grocery na ako, makakaisip na ako ng magsarap na dish. But for now, tara muna sa Mart para bumili ng mga pagkain and kailangan sa bahay. Diyan lang kayo, drive na ako. Grocery, ipapadeliver ko na lang. Pero yung iba, kailangan kong iuwi. Like yung eggs and chicken. See you at home! I'm already home! Mamaya ako i-share sa inyo yung grocery haul pag dumating na yung delivery. Maghahanda ako ng merienda namin ni Ina. Meron kaming nauwing corns from the farm. So, maglalaga ako. Actually, nalaga na ni Omoni. Ipapainit ko na lang. Ito yun. Ang biyanan ko, kapag nagbibigay, usually, luto na. Ipapainit ko na lang talaga para daw less work for me. Ay, ituro ko na din pala sa inyo kung paano i-preserve ang corns. So, ang ginagawa ni Omoni, nilalaga niya na, tapos nilalagay niya sa freezer. Nagtatagal naman yung sarap. Favorite ko to kapag summer. Nilagang mais na may butter spread and binubudbura ng cheese powder. Masarap! Magme-merienda tayo to ni Rezens. Haggard ko na, no? Pero okay lang. Gutom na ako. So, tatapusin ko na muna tong paglalaga ng corn. Tuturuan ko kayo ng way para mas masarap yung nilagang mais. Nilalagyan ko ng sugar. Ito yun. Kailangan natin takpan para mas mabilis kumulo. Ina is home. Say hi. Annyeong. Dumating na yung delivery. From Mart Grocery Haul. First, bumili ako ng Tok Kalbi. Chicken nuggets na favorite ng mga kids. And share ko na pala sa inyo ang aming dinner. Magluluto ako ng chicken breast afritada. Okay? Parang mayroong mag-o-object. Kailangan talaga sabihin ko okay. Yun. So yun yung naisip ko kasi favorite yun ni Alex. Pero this time, chicken breast yung gagamitin ko. Simple chicken afritada. Kaya bumili ako ng
paprika, chicken breast, eggs. Kayo ba? Mahilig ba kayo sa fried eggs? Kasi si Izun, sobrang hilig niya sa fried eggs. Sa isang araw na, kadalawa o tatlo siya. Gusto niya din minimerienda. Bumila ka ng choco pie, moist and chewy cake, cup noodles para kay Alex, tamke ramyun, Korean noodles, tteokbokki sauce. Anong brand? It's Ottogi tteokbokki sauce. Yan. Condensed milk. Kasi ang gagawin kong dessert ay gulaman topped with raisins. Siyempre, fresh milk para sa pancake ni Ijun. Bumili ako ng tomato sauce dahil afritada ang ulam namin. DHA tuna. Bumibili ako na to, canned tuna, para sa kimchi stew. And minsan, si Ina, ang ginagawa niya, minimix niya with rice na merong sesame oil. Tapos top with tuna. Like for example, nagutom siya, tapos wala ako sa bahay. So she prepares her own meal. Wet tissue, dalawa. Banana milk, na favorite ni Ijun. Bacon, 2 packs. Fish cake, na ready to cook na. Oyster sauce, na ilalagay ko sa chicken breast afritada. Naubusan na kasi ako. Buti nga naalala ko. Tapos, Coco Pam, 1 plus 1 to. Siyempre, dahil medyo okay na yung thyroid ko, tumitikim na ulit ako ng cider. Ito kasi, 1 plus 1 na, cider and Pepsi. So, ito na lang yung pinili ko. Ang total ng pinamili ko is 125,231. Diba, ang konti lang nito, pero ang mahal-mahal. Nagtaas na talaga yung bilihin. And we cannot control yung price increase ng bawat product. Nakakaloka. So yung price increase sa Philippines, hindi lang dyan nangyayari. Dito din sa Korea. Sana tumataas din yung sweldo, no? Paano pa tayo mabubuhay nito? Anyway, fighting to netizens, work-work lang habang buhay may pag-asa. Habang buhay. I mean, habang may buhay, may pag-asa. Nakalimutan na eh, no? Alam nyo, ang maganda dito sa Korea, kapag 1 plus 1 yung binibenta, meron ng handle. Tapos, naka-tape na din. So, convenient for us na bit-bitin. Or ganito talaga. Ako lang yung na-amaze. Ay nagpapaluto sa akin ng french fries. Ayaw niya daw ng nilagang mais. Kayo, anong merienda nyo kanina? Kasi gabi ko to ina-upload. Kahit pagod tayo mga mommies, no? Kung anong request ng mga anak natin, ginagawa pa rin natin. Fun fact! Alam nyo ba na ang family namin ay hindi mahilig sa hamburgers? Lalo na ang mga kids. Hindi sila kumakain ng hamburgers. Pero kumakain sila ng fries. Naluto ko. Check din natin ang corn. Konting kulupa. Makakain din kita. I know na dapat sa pot ko pina-fry ang french fries. Kaya lang kasi, nalagay ko na sa kawali yung mantika eh. Okay na to. Haluin ko na lang from time to time para maluto. Habang hinihintay kong maluto ang french fries and nilagang mais, transfer ko na yung eggs sa tray. Actually, meron pang natira, pero bumili na ako for this week. Parang ang tagal ko nang hindi nag-leche flan. Magluto nga ako. Since madami naman akong itlog ngayon. Alam nyo ba, yung itlog ni Abuji sa farm? Grabe, ang ganda ng color ng egg yolk. Makakalata mo talaga na healthy yung hens. Pero yung french fries, konting fry pa. Si Ina, ang request ay cheese flavor. So, meron akong cheddar cheese powder. Fun fact about PMSK. Alam nyo ba, nung bata ako, every summer vacation, nagtitinda ako sa baba ng bahay namin ng merienda.
fishball, french fries, yan. Tapos, pinambibili ko ng gusto kong gamit yung kita ko. Naalala ko lang kasi nga, nagtinda ako ng french fries before. Dito na lang, dito ka na lang kumain, anak, para ano, wala na masyadong hugasin. Anong gusto mong ano? Drinks. Kriwang kayang burjura. Tubig lang? Parang layo. Magmerienda ni Dan ako. Magmerienda niya din. Nabubulol eh, no? Merienda tayo. Paano ito magme-melt? Ay naku, gutom na ako. Ayaw magpakain itong corn. Dati, ang bilis-bilis ko namang mag-spread ng butter sa corn. Kung kailan nagbablog ako, pinapahiya ako. Kusa naman ito magme-melt kasi mainit yung corn. Okay. Tapos, lalagyan natin ng cheese powder. Tapos, kakain na tayo. Kasi gutom na talaga ako. Kulang ng cheese powder. Alam nyo ba, pag may mais dito sa bahay, hindi na ako kumakain ng kanin. Mabubuhay ako sa mais. Solbang merienda. Diyan lang kayo to netizens, ha? Tapusin niya na tong A Day in My Life. Tatapusin ko lang tong merienda ko. Kailangan ko nang labhan ang mga slippers ng mga kids. Bakit hindi ako nagpapalit ng damit? Para tipid sa labahin. Mamaya na lang pag magluluto ako ng dinner. Mag-apron ako. Hindi kasi sa butas. Schedule ko talaga ng paglalaban ng slippers. So kahit tinatamad akong gawin, gagawin ko na. Ayokong nasisira yung plano ko sa buong araw. Okay, I'm ready to laba-laba. Ayan ang aking lalabhan. Para maalagaan ang ating mga kamay sa sabong panglaba, gumamit tayo ng gloves. Ako ay may upuan na. Ito yung patungan ko ng paso dati. So, tinanggal ko muna yung paso. Gamitin ko muna ang upuan ko. Yung liquid laundry detergent, hindi ko kagad tinatapon. Nilalagyan ko ng tubig kasi ginagamit ko pa pang laban ng sapatos, tsinelas, basahan, pinanglilinis ko din ng CR. Kasi meron pa yung sa loob eh. Sayang naman. Ito yung brush na nabili ko sa Daiso. Kailangan nakapustura pa rin kahit naglalaban ng tsinelas. Sayang yung damit eh, napawisan ko na. Tsaka, para maganda pa rin ako sa vlog ko. Hindi nga seryoso. Para kahit nasa bahay at gumagawa ng gawaing bahay, maganda pa rin. Alam niyo, totoo, maganda ako ngayong araw na ito. Hindi nga seryoso. Feeling ko maganda ako today. Iba kasi yung aura ko. Kayo ba, kapag may pinagdadaanan kayo, kaya niyo bang itago? Hindi ba lumalabas sa aura nyo? Kasi ako, dati ganun. Ngayon, habang nearing 40s na ako, parang ang hirap ng itago ng totoong nararamdaman. Ganito ba talaga kapag nagkakaedad na? Madalas din akong makalimot na. Alam nyo, sobrang sharp ng memory ko eh. Pero ngayon, nung nag-38 ako, ang dami ko nang nakakalimutan. Tapos yung energy ko, ibang-iba compared nung nasa early 30s ako. Sino mga kaedad ko dyan? Pareho ba tayo nang nararamdaman? Grabe! Malapit na ako mag-40. And ang tagal na nating magkasama to ni Rizins. Sobrang grateful ako sa nandyan pa rin. At hindi nagsasawa sa akin and sa family ko. Huwag muna kayong magsawa. Hintayin nyo munang graduate si Ina and si Ijun. I-look forward nating lahat kung ano ang magiging buhay ng mga chikitings ko. Itong Crocs ni Ijun na to, hindi na kasya sa kanya. Kaya bumili kami ng bago niyang Crocs. Magkasize sila ni Alex ng paa. Biglang tangkad nga. Naunahan na niya si ate niya.
may binata at dalaga na si PMSK. Nilalabahan ko to para malinis bago ko ilagay sa balikbayan box. Kayo ba, pag nagbibigay kayo, nililinis nyo muna bago nyo ibigay? Announce ko lang pala, naisip ko lang na gumawa ng series of videos na Q&A. Everything about Korea, everything about me. Pero huwag masyadong personal. Baka hindi ko masagot. Ayan, naisip ko lang, makapag-share pa ako ng knowledge about South Korea. Wow, knowledge talaga yun. Knowledge is power! Speaking of knowledge, every time I pray at night, I always ask for knowledge and wisdom. Not only for me, but for the whole family. Especially sa mga bata. Kasi diba, lumalaki sila, yun. Para gabayan sila ni Lord. And habang kasabay ng paglaki nila, yung pag-gain nila ng knowledge and wisdom. Tapos, isa din sa mga prayers ko, yung guidance sa aming mag-asawa. Para mapalaki namin ng maayos si Ina and si Ijo. Magkabayan namin sila ng tama. Tapos eto pa, pinagdadasal ko kayo to ni Rizen. Sala na ganito yung prayer ko. Lord, ikaw, nakapikit talaga. Hindi, seryoso to, every night to. Kasi hindi ako nakakatulog nang hindi ako nagdadasal eh. Sinasabi ko kay Lord, Lord, ikaw na ang bahala sa lahat ng tunerizens. Dingin mo lahat ng panalangin namin. Hindi man kaagad, pero sa tamang panahon. Pagalingin mo yung nangangailangan ng kagalingan. Bigyan mo ng trabaho yung mga nangangailangan ng trabaho. I-bless mo ng baby ang mga gustong magka-baby. Sa sobrang haba ng dasal ko kay Lord, inaantok ako. Minsan nga, alam nyo, hindi ko na alam kung natatapos ko ba yung dasal ko and pakikipag-usap ko kay Lord. Seryoso. Siyempre, yung mga hindi ko machika sa asawa ko or sa mga friends ko, chinichika ko kay Lord. O, diba? Hindi ko na malayan na tapos na akong mag-brush. Last pair na to. Tingnan nyo, oh! Laki ng paa ni Ijun! Dito ko sa veranda, patutuyuin ang mga nilaban kong slippers. Maaraw kasi dito, so madaling matuyo. Okay, tapos na ang aking gawain. Magluluto na ako. Diyan lang kayo, tunerizens. Alright, done ang household chores and I'm ready to cook our dinner. Ang aming ulam ay, sinabi ko na kanina, nakalimutan nyo. Ako, nakalimutan ko. Ano ay lulutuin ko? Chicken breast affritada. Simple version ng chicken affritada. So, the first thing that I have to do is to slice yung chicken. Ito yung chicken breast. Kailangan kong i-marinate ang chicken. Diba, natanong ko sa inyo to netizens, bakit ang onting maglagay ng mga sibuyas at bawang? Ang daming sumagot kasi mahal. Now I understand. Now I understand what you're trying to say to me. At saka bihira kaming gumamit ng red onions dito sa Korea. Usually white onions. Bakit? Hindi ko din alam bakit. Sorry. Slice ko na din ang paprika. Paprika kasi yung tawag dito sa Korea. Sa atin, di ba, bell pepper. Ano pang pinagkaiba ng bell pepper at paprika? Siyempre, ito na naman ako, di ba? Feel na feel ko talaga na parang kausap ko lang kayo. Let's start cooking now. Let's put some cooking oil. Siyempre, sa pag-isa, hindi mawawala ang garlic. Let's add the onions. Then, we can add the marinated chicken. By the way, Alex is already home. He's early today. Pakpan natin para lumabas yung water ng chicken. Feeling expert, eh, no?
Lagyan na natin ng ground pepper. And then, sugar. Siyempre, hindi mawawala ang tomato sauce. Since wala ako nung seasoning, lagyan ko ng chicken cubes para may pampalasa. Maglalagay din tayo ng oyster sauce. Sobrang simple lang nitong recipe na to. Walang patatas, carrots, green peas. Lutong Pinoy ba talaga ang chicken affritada? Or galing sa ibang bansa na ginawan lang natin ng version? Kasi tayong mga Pinoy mahilig gumawa ng mga version eh. Sa pagluluto, sa kanta, sa sayaw, di ba? Very creative tayong mga Pinoy. Tayo talaga. Kasama ako. Okay, and then we can add the paprika na. Takpan na natin. Optional to. Pwede nyong lagyan ng tubig kung gusto nyo ng masabaw. Ako hindi ko nalalagyan. Okay na to. And hindi na ako maglalagay ng ibang ingredients. Simple recipe lang talaga yung luto ko for dinner. Napansin ko lang, hindi ko pa tinitikman. Sa sobrang confident ko sa luto ko, hindi ko na tinitikman. Uy! Sarap! Nice! Oh, diba? Okay! Done ang chicken breast affritada. Nice one! Gagawa na ako ng pang-dessert. Dapat pala inuna kong gawin yung dessert, no? Kasi palalamigin ko pa yung jelly. Siyempre, di ba, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa susunod. Nabablanko ko. Okay, naalala ko na. Gagawa ako ng gulaman. Top with raisins. Yun yung gagawin ko. Alam nyo ba, ang aking gulaman ay galing sa Pilipinas. Inuwi ko to nung nagbakasyon kami. Alam nyo ba? Puro alam nyo eh, no? May mga times na weak na yung mga daliri ko. Dahil mahilig din sa pandan ng aking mag-ama na si Ina and Alex, lalagyan ko ng pandan flavor. Kayo mga mommies, palagi ba kayo naghahanda ng dessert para sa family nyo? Tapos kinakain nyo every after meal? Korean style kasi is serving fruits naman every after meal. Lalagay ako ng fresh milk. And condensed milk. Pampatamis. Mix well lang. Naalala ko pala, nung bata ako, kapag limited ang budget, tapos may special occasion, ang hinahanda ng nanay is gulaman. Kasi di ba mura lang yung gulaman? Tapos kapag special, leche flan or fruit salad, lalong-lalo na kapag may extra budget, may kasama pang cake, ice cream, naalala ko lang. Ngayon, nagbi-business na kami ng leche flan. Uy, speaking of leche flan, mag-o-open kami ng business sa Bulacan dahil lumipat na ang family ko doon. Ang pangalan ng aming business ay Sonia's Leche Flan and Desserts. So please mag-order na kayo ng desserts niyo from Sonia's. Nag-a-accept din kami ng resellers. You say hi naman, inapa ka. You say hi. You say, come. You say hi. Okay, kumukulo na. Baka umapaw. Nilagyan ko ng crushed raisins. Hindi ko na napakita yan, kaya may black. Konting kulo pa, tapos transfer ko na sa lalagyan. Kailangan kong salain. Siyempre, kailangan nating lagyan. Alright, maya-maya, kakain na din kami. Diyan lang kayo, Tunerizens! Before kami mag-dinner, i-share ko lang sa inyo yung lipstick na ginagamit ko. Kasi ang daming nagtatanong eh, kung anong shade, ganyan, kung anong brand. Pagdating sa makeup, two brands yung ginagamit ko, from Innisfree and MAC.
So, yung shade ng lipstick ko ngayon is All Fired Up. And then, meron din akong Ruby Woo. Ruby Woo. Kasi ang pronunciation ng W-O-O dito sa Korea is Woo. Pero sa English, di ba, it's Woo. So, Ruby Woo or Ruby Woo. Tapos, ang ginagamit ko din na blush on ay yung Happy Go Rosy. Mineralized blush to. Tapos, I bought a new shade of lipstick. Ang ganda ng packaging from MAC din. Naghahanap ako ng ibang color ng blush on from MAC. Pero, hindi na available yung color na gusto ko. Kaya, nakabili ako from Clinique. I bought this online. Ang ganda ng packaging nila. Nice. First is yung Cheek Pop Blush Pop. Since autumn na, magpapalit na din ako ng shade ng makeup. Ay, ang ganda oh. Heather Pop ang shade niya. So, ito yon. San ko to nabili? Sa Kupang. Okay, next. Another box. Ang nice ng packaging. Uy, yung pouch pwedeng lagyan ng ano, makeup. Okay. Lock Kiss Ink. Anong shade to? Opulence ang shade. As I've said earlier, autumn na. So, parang gusto ko yung medyo plum ang color. Check natin yung color. Ito yun. Sana bagay sa akin. Ay! Ganda! Ay! Oh my goodness! I am loving the color! Oy! My new favorite! So, yan yun. Sa mga ganito yung skin tone, parang bagay sa medyo dark ang skin. Ganda-ganda talaga! Ay! Ganda! I love the color! I love the shade! Okay, that's it, Tunerizens. Ako, kapag unbox, tinatapong ko na kagad yung box. In fairness, ang ganda ng packaging talaga. Okay, oh my goodness, ang ganda talaga ng color. Bagay na bagay sa akin. Alam nyo ba, sobrang mapili ako sa shade ng makeup. Kasi, before, pag feeling ko bagay sa akin, binibili ko agad. Tapos kapag tinry ko na sa bahay, parang hindi bagay sa akin. So, nanghihinayang ako sa pera kasi hindi ko magagamit. So, binibigay ko sa iba. Puro na lang ako bigay ng bigay, tapos wala naman ako natatanggap. Alam nyo ba, sasabihin ko lang ha, yung mga giver, hindi ibig sabihin na gusto lang nila na palagi silang nagbibigay. Gusto din nilang tumanggap. Kagaya ko, giver ako. Pero syempre, it's not bad naman na makatanggap din, di ba? From other people. Yun lang. Pero, sabi nga, mas okay daw na ikaw na yung nagbibigay kaysa ikaw yung humihingi. Thankful pa rin ako sa mga blessings ni Lord sa akin. Sige na, rest lang ako saglit. Tapos, kailangan ko na din maghanda ng dinner namin. Diyan lang kayo, Tunerizens! Ijun is already home. Nag-request na. Kumain na siya earlier than us kasi may schedule siya together with his friends. You say hello again. You say hi na. Hi first. You say hi first. Hi first. Say handaan ko na. Ay, kalokohan mo talaga. Sige na. Napakabait talaga. Sige na. Kumain ka na. Kain na, kain na. O, hindi masarap. Hindi mo pa nga natatry eh. Hindi masarap. Sobrang hindi masarap. Baby ka ba, baby? No. Baby, 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 oh! Baby, 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 oh! How's kwento, Kim? Hindi masaya. Palaging hindi masaya. This is our dinner.
Filipino style dinner again, pero naglagay ako ng side dishes for Alex. Okay, masarap naman. Bago tong recipe na to, parang mas bet ko yung original way ng pagluluto ng chicken afritada. Mas para mas okay kung may potatoes, carrots, and green peas. Okay, eto na yung gulaman. Masarap? May soap. That's it! This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. Kain pa more? Masarap, no? Hindi masarap. Ay! I'm happy that you liked our dinner. From the main dish to the dessert. Thank you for eating mommy's home-cooked food. Masarap, hindi masarap? Hindi masarap. Hindi masarap? because you don't like the raisins. Okay, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Hi, mommy's out Korea. Stay safe, everyone. Bye! Bye!